All right. IFERN-tastic morning, everyone. IFERN-tastic morning, everyone. Yeah, so sound check muna tayo. Clear po ba ang audio namin? Comment down below, guys. Kung sa tingin niyo medyo garalgal ba yung boses namin or clear po ba? Ayan. So sabi nila loud and clear. Loud and clear. Yes. So thank you sa mga nag-comment. Yan. So bago tayo mag-start, roll call muna tayo sa ating mga sub-teams, di ba? Kung nandito ka na ngayon, i-comment down muna ang team mo. Yes, before that partner, no. Gusto ko rin batiin yung ating nasa Facebook Live. So we have 54,000 viewers on our Facebook page. At sa ating namang Zoom, we have 151 and counting. Diba? 151,000 participants. So congratulations sa mga participants natin. All right. So for now, mag-roll call tayo ng mga subgroups ng Spartans. Sige, comment down below muna yan, kapatid, kung andiyan ka. Diba kung wala pa yung upline mo, i-message mo na rin. Yan, so umpisahan natin sa ating Spartans Empire. Yes, Spartans Naga, kaway-kaway ka dyan, magingay sa ating chat box. Spartans Invincible. Of course, Spartans Barako. Ang ating Spartan Warriors. Ito, mas barako pa, Spartans Trooper. Spartans Blaze. Spartans Generals. At ang aming team, Shelby. Yes, kung may mga natawag pa kaming mga, kung may mga hindi pa kami natawag na subgroup, sige, comment down mo lang yan. Spartans Invincible, natawag na natin, no? Ayan. Hi, Spartans. So, Spartans Cavite. Hello. So, mula Luzon, Visayas, sa Mindanao, welcome again sa ating Meet the Spartans. Yeah, so kamusta po kayong lahat, 'di ba? MECQ na tayo, 'di ba? I hope all is well. So MECQ season 2? Yes. Episode 1, 'di ba? So abangan niyo ang ating episode 2, 'di ba? Yes. So ilan na tayo? 155 participants sa Zoom and sa FB Live. 50,000 participants. Yeah, so hindi pa ito todo ng Spartans, 'di ba? Kailangan humabol pa yung mga iba. Yeah, so kung ikaw applies, siguraduhin mo na nandito lahat ang downlines mo, no? Kasi ngayong gabing 'to, nako, very special ang gabing 'to. Maski kami ni partner, talagang na-excite kami, 'di ba? Kanina pa kami nagtatalo kung sino mag-i-interview sa ating guest for tonight. Yan, diba? So may nagpapa-shout out. Spartans Greeters, Team Tugigaraw. Yun, Spartan Naga. Spartans from New York. Hello, wow, New York. International. New York ba? New York po ba yan? O, New York. New York City. New York City. So, partner, bakit nga ba special ang gabi ngayon? Ano ba yung pag-uusapan natin or ano ba yung bakit special sa tingin mo? Yes, alam mo, itong Meet the Spartans partner, grabe talaga to. Talaga ang daming learnings, di ba? Kasi ito yung platform natin para sa bagong, kumbaga, new distributors orientation. Kaya hindi basta-basta itong ating pag-uusapan ngayon. Lalong-lalo na itong topic natin, grabe. Isa to sa pinaka-crucial part sa ating negosyo, di ba? Pa-record daw muna. Pa-record. Oo, yeah. Eh, gusto niyo ng ano, ha? Record, ha? Yeah, nalimutan i-record. Saan nyo gusto i-record? Sa cloud o sa computer? Yan. So bakit nga ba kailangan natin mag-attend ng Meet the Spartans? Sabi mo nga na ito na yung bagong platform ng New Distributors Orientation. Yes. Diba? We are gathered here tonight para magkaroon ng mas maraming learnings. Diba? Hindi lang ito teachings, kundi base ito sa mga experiences or personal experiences or sharings ng ating mga guests, ang mga upline. So, yan. Ano ba yung pag-uusapan natin tonight? Alam mo, partner, talaga special ang gabing ito, no? So,
siguro partner para mas maganda, 'di ba? Ikaw na lang tatanungin ko, bakit nga ba special ang gabing ito? Binalik mo sa akin. Siyempre, ikaw ang bida ngayon. Yun eh, 'di ba? Ako yung secondary mo lang. Nasa gedli mo lang ako, 'di ba? Ikaw ang ano ngayon. It's your time to shine. Yes, kasi yung pag-uusapan natin ngayon, magandang topic natin tonight. It's about handling objections. Wow. So, 'di ba? Lahat naman tayo nakakaranas nito. 'Di ba? Yung daming objections. So, paano ba natin ito masosolve? Diba? Kailangan pakinggan nyo yung ating guest for tonight. Sila po yung magpapaliwanag o yung magbibigay ng tips paano natin ito i-handle. Yes, tama po. No? So, hindi po kami talaga ang bida rito, kundi yung dalawang guest natin for tonight. Yes. And before we proceed, partner, no, may nag-message sa ating chat box. Sabi dito ni New Blood, pag-greet po sa Team Generals. Happy birthday po. Yan. Happy birthday! Pasenda lang po ng chocolate sa amin or ng cake. Alright? So, isa rin, bakit napaka-special ng gabing ito? Kasi yung guest po natin tonight, diba? Isa ito sa mga sila po, yung mga iniidolo natin ng buong IFERN Nation. Diba? Tama. Isa po sila sa mga fastest leaders ng IFERN. So, wag na natin patagalin, partner. Intro ko na muna yung wife. Yan. Yung wife po, she is a graduate of Communication Arts at De La Salle, Lipa. A graphic artist and photographer and stylist in creative training IFERN. She was already earning 6-digit income, formerly employed in a government institution. 5 years siya na nag-office sa office ni Senator Alan Peter Cayetano. President as legislative staff officer. Grabe, no? She resigned in the Senate last January 2019. Now, 2 years and 2 months, full-time na po siya sa IFERN. She is a Balisin and Korea qualifier. Yan, so... So, hindi pa ba tapos? Yan, grabe yung mga achievements nila, no? So, talagang mahaba-haba to, guys, no? Pag talagang, kumbaga, bear with us. Kasi wala, sobrang sipag kasi na mag-asawang to. Kaya no wonder ang dami nilang achievement dito sa IFERN. Diba? So ako naman po, ako naman i-discuss yung background ni husband, 'di ba? Ito talagang idol na idol ko to pati sa kagawapuhan, 'di ba? Ito, ito lang isa sa mga achievements niya, he is a registered nurse, RN po siya with 7 years hospital experience. One of the ASCALS medical team. Wow, grabe pala to, international license passer. Certified professional coder.
So ano ibig sabihin nun? Grabe, ang lalim English. So tutuloy ko na. Joined IFERN January 2017. Diba? After 8 months driving brand new Fortuner. Australia, Singapore, Korea, and Balisin qualifier. Grabe. IFERN Regal Silker pa. Diba? So without further ado, mga Spartans, diba? Please watch their video. All right. So, grabe no, video pa lang napapaindak na ako kanina pa, 'di ba? So, yung intro video pa lang nila talaga nakaka-inspired na and nakaka-in-love, na talaga napapayakap nga ako sa aking partner habang sumasayaw sa iyo kanina, 'di ba? Diba? Yeah, so introduce natin ang ating couple. They are earning minimum of 2 million pesos per month. Grabe. Yes. So after 2 years, diba, driving their brand new Mercedes-Benz E-Class and now their brand new Mini Cooper Countryman Sports. Wow, grabe, virtual clap naman po tayo dyan. Diba? Yes. So partner? After 3 years, they owned 1,000 square meter lot in Summit Point Golf and Country Club in Lipa City. Wow. And aside from 1,000 square meter lot, diba, they bought another property, a 15 million worth brand new house and lot in the same place. Grabe, ano kaya yun, yung 100 square meter ang binili nila? Yung katabi. Mas pinalaki at kaabang-abang. Mas pinalaki, grabe. Okay. So, accumulated combined income in IFERN in 4 years. Ito, grabe. More than 50 million pesos. Wow! Diba? Tapos meron pa sila ano niyan, bukod sa pera, meron pa mga luxury items like LV, like Rolex, tulad ng relo ng aking misis. Rolex, luxury car club members, IFERN's Regal Power. Yes. So SparTANs, please welcome. Yeah, back to back. Presidential directors Marvin Casiño and Keith Casiño. Yeah, hey, hello upline, ready upline. Na ba kayo? Di namin nag- yes, hello SparTANs. So thank you sa ating power couple din, 'di ba, sa magandang introduction. Yan, at this one nakita niyo power po pleasure upline. Yung ating diba? Music. So upline are yes, 'di ba, yung music natin, 'di ba? Nakalagay doon, we can build this dream together. Totoo naman talaga, we can really build this dream together with IFERN. Yes. Yes, up by Ron. Yes, sabihin up. Yes, upline, kamusta po kayo? Diba? Kamusta ayan, po kayo? Okay naman po. Actually, hindi ko po talaga pinaghandaan yung gabi ko. Ay, hindi ko po pinaghandaan. Naka-make up po. Actually, galing po kami sa ano sa shoot po and we're so super excited po talaga na ma-meet lahat po ng SparTANs tonight. Yes. Kaya po sabi namin, sobrang sabi ko nga kanina kay Marvin, kailangan by 6 PM tapos agad yung ano natin, yung shoot natin kasi dapat paghandaan yung ano yung guesting ngayon si SparTANs. Sobrang nakakakaba, mixed emotions, di ba? Nakakakaba, excited. And of course, Miss Jelay Mateo, PD Jelay Mateo ba naman yung mag-invite? Hindi ka ba naman sobrang ma-overwhelm? Kaya sobrang maraming salamat po. Yes, yeah. Sobrang ano, it's our honor and privilege kasi ito yung ano, ito yung culture natin kay IFERN, di ba? Walang cross-line. Yes. We are close lines. Mm-hmm. Yan. Kaya sobrang ano, sobrang nagpapasalamat po kami na na-invite niyo po kami dito sa ating pag-uusapan po today. Ayan. All right. So, yun, medyo no pagpasensya niyo na medyo nang puputol-putol tong aming connection ngayon, no. So, applying our pleasure na kami ang ma-interview
or kami yung matapat na Jose nyo, di ba? Grabe. Talagang kinakabahan pa rin kami hanggang ngayon. Diba? Actually, hindi kami prepared. And so very thankful po kami dahil diba andito po kayo kahit sobrang busy-busy yes. nyo na kakatapos lang ng shooting, so andito pa rin sila. Yes, so yun, siguro upline, wag na natin patagalin pa, no? By the way, upline, yung mga participants natin, nakamute silang lahat, so yes. kung gusto yung mag-interaction sa kanila by commenting on the chat box. And then, naka-live din po tayo sa aming Facebook page. Alright, so for now, we have 63 viewers on our Facebook page and 188,000 dito sa ating Zoom. So, ang tanong! Let's go to the point. Yes. Diba? So, upline. Diba? What is objections for you? So, ako na ba mauna? Sige, ladies Ayan, first. Ladies first. Yan. Ako, for me, yung objections para sa akin, opportunities yan. Yan. So, wini-welcome ko siya as oportunidad. Bakit? Kasi, dun po ako matututo eh. Dun ako matututo kung paano ko ilagay yung sarili ko sa sitwasyon ng kausap kong kliyente. Dun ako matututo kung paano ko matuturn yung negativity into positivity. Doon ko matuturn na, ay, kaya ko pala na yung baguhin po yung mindset nung kausap ko, di ba? So, yung objections po kasi most of us takot na takot po talaga sa mga objections. Yung iba sa atin kapag may nag-object na wala na, o sige suko na ako, okay na nga, move on na, next client na lang. Hindi talaga to para sa akin. Pero ang question po, tinry mo ba na i-match yung sarili mo sa kausap mo? Tinry mo ba na hanapin yung soft spot niya? So kung hindi mo pa natatry yon, huwag kang susuko. Kasi sabi nga dito sa ano sa business natin, try lang ng try. 'Di ba? Hanggang sa makuha mo yung matamis niyang oo. And yun naman talaga yung isa sa mga gusto nating mangyari, of course, once na may mga kausap tayo. Kaya every latag, every presentation na nangyayari po, kung may objections na akong ano na kung may objections ako na feel or kung may merong ano kung merong mga alam niyo yon yung negative talaga agad yung vibes, di ba? Ano siya, mas nakaka-challenge. Mas nakaka-challenge na i-turn mo talaga yung tao into positivity. Kaya lahat po ng objections, oportunidad po yan sa akin. Yeah, tama yan, is an opportunity to learn, di ba? For me yung objection ko sa mga kliyente natin, di ba, negative talaga siya. Sa atin na makakausap sa kanya, yan, for me, is a positive. Diba? It's a positive kasi bakit doon tayo matututo. Diba? Maaling mga question siya na itatanong sa atin na ngayon pa lang natin na-encounter. So, ikaw, diba, as a advisor sa mismong natagan, mapapa-research ka, ano nga ba yun? Diba? Pag-uwi mo ng bahay, tatanong mo sa sarili, ano nga ba yun? Na hindi ko nasagot. So, yung objection niya, tama si, pangit yung tawagan namin, niya, si pangit, tama si pangit, si Kate, na yung objection is an opportunity to learn. Yan. So, positive sa atin, sa kanila negative, sa atin positive. Yes. That's objection. Wow. So, ang ganda naman po nun, upline. Diba? Talagang nakabilib. Kung sa karamihan, kung sa mga baguhan, pag andyan yung objection, nangangatok na sila, natatameme na, pero grabe palang isang market, no? Talagang mas hinaharap ninyo. Kumbaga, mas ginagawa nyo siyang palaman sa inyong tinapay at sinasawsaw sa kape. Wow! Yes! Matututo tayo sa mga... Tama. Ayan, tama. So, shout out din pala natin ang ating presidential director, ang ating grand upline, si upline Jelay Mateo. Yes. Hi, upline. Hi, upline. Hi. Queen of Spartans. Hello. Yes. Yeah, so ang objections, opportunities ito, 'di ba? Hindi ito dapat kinakatakutan. Tama. Tama. Yes, tama. Tama. Dapat hinaharap siya. Yes. Oh, correct.
So, ang second question ko, uplines. Ba? Why is it important for our business to be very good in handling objections? Yeah. Thank you for that wonderful question, Ms. Chelo. Yeah. 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 So, sobra ano siya? Sobrang important. Sobrang importante, di ba? Yung as in talaga magaling tayo to handle the objection. Kasi we're on sales, di ba? Sa sales talaga tayo, marami talaga dyan mga ganyan. Marami talagang mga sasagot sa atin na hindi mga maganda. May mga times na may mga questions na out of this world talaga. Merong may times na simula pa lang, di ba? Objection your honor na agad. Di ba? So, sobrang importante na tayo dito. As in, kailangan paghandaan natin. Okay? Kailangan paghandaan natin yung mga rebuttals ng mga kliyente natin. Okay? So, basta importante, sobrang ano ka, confident ka sa sarili mo. Kasi karamihan kasi nung iba, kaya hindi nila ma-handle yung isang objection or yung isang mga negativities kasi hindi pa sila ganun ka-knowledgeable about the IFERN business, kung paano nila pa sagutin, di ba? Sagutin yung mga different mga negativities from the clients. So, dapat talaga, yun, pinaka number one, kailangan talaga may confidence ka sa sarili mo. Na anuman iba to sa'yo, basta kailangan isa-isip mo, isa-puso mo, na naandun lang tayo, di ba, para i-share yung vision ng kumpanya. Kailangan isipin nyo at damahin ninyo, wala tayong ginagawang masama. Di ba? We're just sharing prosperity, di ba? We're just sharing the IFERN vision. Okay? Kaya sobrang importante talaga na knowledgeable ka, na importante talaga na wag ka magpahalata, di ba, na parang ikaw yung na-move, ikaw yung natatakot, di ba, natakot because of that objection. Basta, yun nga, yung sabi nga kanina, be confident at isipin mo lang at damhin mo na wala kang ginagawang masama. Yes, and tama naman talaga si Pangit doon. Actually, nung una, hindi ko talaga ini-embrace yung mga ganun. Kasi nung una, kung ayaw mo, wag mo. Nagwo-walk out po talaga ako. Ganun po talaga. Kasi syempre, nandun pa po yung sa larangan ko before, may napatunayan na, pero dito po sa mundo natin, ibang mundo na po kasi ito eh. So dapat, always empty cup po tayo. Mag-empty cup tayo, yung pagiging acne natin before, tanggalin natin yan, para yung mga knowledge na matututunan natin, yung mga learnings na matututunan natin dito kay IFERN, may i-apply talaga natin. And sobra po akong thankful, of course, because of IFERN, natutunan ko yung mahabang pasensya po talaga. Na hindi ka po pwedeng objection your honor, eto po yung tamang sagot, di ba? Hindi po pwedeng ganon na, excuse me, eto yun. Hindi po pwedeng ganon. Hayaan lang natin yung kausap natin na ilabas yung saloobin niya. Di ba? Babalik at babalik po tayo dun sa sinabi po namin kanina na hulihin mo yung soft spot ng kausap mo. And hanapin mo yung matching kayo. Kasi once na nakuha mo na siya, wala na po. Magdedere-derecho na siya. Siya na mismo yung magtatanong sa'yo, paano ba yung kitaan dyan? Paano ba yan? So that's the words for yung sa kung ba't importante na mag-handle ng objection, yung the confident and patient. Yan. Yes, talagang maximum tolerance. Yes. Siguro, yeah, tama nga si upline kit, di ba? Ganyan din ako before kasi hindi ko rin siya iba yung nasanay ako sa office work, di ba? So, pag meron akong kausap and ayaw niya, edi bahala ka dyan. Yeah. Yeah. Kaya continuous school learnings natin, di ba? Dito sa IFERN. Actually, Ms. Chelo, nangyari yan sa amin before. Nung first na nag-resign si Kate noon sa Senado, di may nilatagan kami sa isang hospital na yung babae na nurse doon sa isang hospital na parang sa una pa lang, natapos pala yung presentation, ayaw talaga. Pero sabi nga niya sa akin, sobrang hanga daw siya sa pagiging pasensyoso ko. Talagang pinipiga ako talaga. Siya talagang hindi. Nung sa una talaga,
parang ano sabi ko sa mga na, excuse me lang po, mag-CR lang, pero hindi po ako bumalik. Tapos, tapos si Marvin, sabi ko, tigilan mo na yan. So, kasi yung time na yun, sobrang awang-awa po ako sa asawa ko na, teka lang, bakit mo kailangan ipilit yung bagay na ayaw niya? And naaawa ako dun sa asawa ko na kung paano siya sagutin nung ano nung tao. Na parang sabi ko, hindi siya worth, hindi worth it na ganunin yung asawa ko. Kaya so mag-init yung ulo ko, nag-walk out po talaga ako. Pero syempre, ano, talagang ano pa rin, talagang nung umalis po ako, tinadtad ko po ng text po talaga si Marvin hanggat hindi po siya sumusunod sa akin. Pero iba na. Pero iba ngayon, iba na ngayon kasi parehas na kami ngayong ano, kami na namimiga talaga. As in, yes. As in kami na yung ano, kung dati, di ba, SW3, di ba? Some will join, some will not. Yung sa amin nga may WO pa nga. Yes. Some will join, some will not, some will ano, some will say so what, walk out, di ba? Hindi next walk out. Walk out ka na. yung before talaga, pero ngayon ibang-iba na. As in kung paano namin i-handle yung mga objection ng mga kliyente talaga na sobrang negative. Yan. Wow. So ang ganda nung ano, bagong learnings, no? So wag mag-walk out, no? Talaga. Maximum tolerance. Yes. Napakahabang pasensya. Parang ikaw, di ba? Kahit tatlong oras, wala kang tayuan. Oo. Kasi ako, nung bago lang din ako dito, talagang inaalam ko kung paano ko makukuha yung soft spot nung kausap ko. Di ba? Kulang na nga lang, i-massage ko siya eh. Diba? Para, sa pa soft spot mo dito? Yeah, so be confident and be patient, sabi ng nila. Nice. Alright. So sa mga iba dyan, prepare nyo yung questions nyo. Mamaya magtatanong po tayo sa mga participants. Yes, yung hirap-hirapan nyo yung katatanong. Kasi sobrang galing. May questions yan. Ano question yan? Baka may ano, lights off, lights on, mga ganyan. Tama eh, di ba? Ang daming natuloy, kinikilig. Alright, for your third question, di ba? Oh, para wow. para beauty pageant. So for market, diba? What are the common objections you encounter, especially now during the pandemic? Yan. Actually, itong pandemic na to, ang pinaka talaga number one na naging objection sa schedule. Diba, ayaw magpakiayaw nila ng offline, kasi ba ayaw nila ng one-on-one latagan, kasi nga because of the pandemic, baka mamaya may virus, mahawaan. Pag in-offer mo naman ng, ano, ng Zoom, ayaw din naman, diba? Minsan hindi mo na alam ko sa anong lugar na ayaw mo ng offline, diba? Ito online, via Zoom talaga siya. So, yung kadalasan na objection sa ngayon because of this pandemic ay talaga nila ng harapan. Ay nila ng one-on-one. Hindi natin alam, hindi namin alam kung dahilan na lang ba niya yun. Mag-reason na lang. Mag-reason out na lang siya na yun ang dahilan niya na or ayaw nila talagang makinig or ayaw nila makapag-meet ng schedule para i-introduce sa kanila ang IFERN. Yes, and tama si Marvin, yun yung ano eh, isa sa talagang major na kinaharap namin ngayong pandemic. Pero meron din na mga pumapayag ng offline. Pero yung ano, nagiging problema dyan, hinarap ka niya, pero yung objection niya sa'yo, hindi ko kailangan yan. Masaya na ako kung anong meron ako ngayon. Diba? Yan yun, na okay na ako kasi napundar ko na to, hindi ko na kailangan yumaman pa. Yan yung ano, pag narinig ko na yung hindi ko na kailangan yumaman pa, sige nga, tignan natin. Ayan, dun ka na na-challenge eh. Yun lang yung ano. Walk out agad. Oo, walk out agad. Hearing aside. So, yun lang yung ano, parang bell sa akin na, oops, teka, pakita mo na yung resulta mo sa kanila, resulta nyo sa kanila. Mm. So once na napakita na yung resulta,
yun na, nag-change na. Ano yung resulta na sinasabi ni Marvin? So monthly naman, 'di ba, nag-aano tayo, nagche-checkehan. Ayan. So kami ni Marvin ang ginagawa namin, talagang pinipicture namin yung every checks na nakukuha namin, then kino-compile namin. And lahat ng naging achievements namin dito, ready kami talaga na sumabak sa mga latagan. Naka-ready lahat yung ano, yung mga ipapakita namin sa kanila. Na sasabihin ng kliyente, hindi mo kailangan, 'di ba? Hindi mo na kailangan si IFERN, hindi mo na kailangan yumaman pa kasi meron ka na. Pero once na naipakita mo na sa kanila yung resulta mo dito kay IFERN in just 4 years. In just 4 years po, doon na po nababago yung mindset nila. Na teka lang, yung mga batang to, yun po yung madalas eh, yung mga batang to 4 years lang ginawa si IFERN. Pero ako, retire na ako, doon ko nakuha kung anong meron ako. So, anong meron sa kanila? Doon na sila napapaisip na teka lang, ang gagaling ng mga batang to ah. So, doon na mag-o-open yung ano nila, yung mga questions nila sa'yo. Ayan na, mag-iiba na, di ba? Mag-turn around na talaga yung ano yung sitwasyon na kung kanina, ang sinasabi nila sa inyo, hindi ko kailangan yan, okay na ako, mayaman na ako, ganyan. Ngayon, ang magiging tanong na sa'yo, tulungan mo ako ha, basta ano yung mga kliyente, kakausapin nyo din ha. Ayan na, yun na yung ano, yun na yung music sa tenga namin na opo naman. So, kailangan talaga, patience is the key. Yun at yun pa rin, lalo na during this pandemic. Kasi lahat naman tayo talaga naghihirap, di ba? Lahat naman ng sitwasyon mahirap. Pero sabi nga namin, wala po nagiging successful nang hindi dumaan sa paghihirap. Yes, at saka normal ngayon ha, 'di ba? Nagbalik naman tayo sa ECQ, 'di ba? Sa Metro Manila, then mag-MECQ. Actually, nabawasan din talaga yung ano namin, yung offline grind namin. Mm-hmm. Kasi dati nung wala pa tong ECQ, wala pa yung ECQ na for the second time, as in talaga nag-offline kami every week, bumulwas kami ng Manila, pupunta. Kasi hindi nalagpas ang isang linggo, wala kaming na-offline grind. Pero pagpasok ng ECQ, as in may bilang sa kamay. May bilang talaga sa kamay yung offline. Kasi, yun nga, yung mga kliyente din talaga, hindi sila, ano, hindi sila, tawag ito, hindi sila, hindi nila gusto. Okay, hindi sila parang komportable na ipag-usap offline. So, nabawasan talaga siya ngayon. Yes, tama-tama. No? Parang nakaka-relate din tayo. Nakaka-relate kami. So, upline follow-up questions. Since nabanggit nyo, diba, ayaw nilang makipag-usap offline, then pag inaya mo naman ng online, ayaw din. So, hinahayaan nyo na po ba yan? Or babalikan nyo na lang sila? Or hindi pa rin susukuan? Hindi pa rin susukuan. As in, diba, as in talaga, na kung ayaw ng online, ayaw niya ng off, ayaw niya ng offline, ayaw ng online, kasi huwag niyo sukuan. Kasi like for example kami talaga, pero may limit, 'di ba? May limit naman siya, may limitation naman siya na baka mamaya isang taon muna siyang ina ano nang schedule, ano ka pa rin, 'di ba? So limit naman 'yung sarili mo. 'Di ba? Mag-next ka na. That's the power of next talaga. Kung ayaw niya, 'di ba? Huwag mo nang pilitin pa. Pero hindi man ibig sabihin na ayaw niya, di ba siya babalikan. Like for example, nangyari po sa amin, wala pa ngang pandemic eh, yung katrabaho ni Kate sa Senado, yan, 2017, nakausap na namin siya. Nag-join after 3 years. Wow, 3 years. Ngayon, field manager na, ngayon, Millionaires Club member na, ng IFERN. Yan, si Mr. Larry Alcantara. Ah, si upline Larry. Yan. So yun talagang ano, wag ka pa rin susuko, 'di ba? Kung hindi man ngayon, kung hindi man sila umuo ngayon, darating at darating pa rin yung time na mapapa-oo mo sila. Yes. Or darating at darating pa rin yung time na sila mismo yung lalapit sa inyo. Kung paano ba 'yan? Yes, tama. Basta ano, pero bina, yung pa rin wag mo susukuan, pero mag-set ka ng limit. Mag-set ka ng time. Hanggang 11 months lang. Yes, mga 11 and a half. Ayun, upline kit, diba? Nabanggit mo kanina, parang ipakita yung mga results para sila na yung at the end magsasabi na tulungan sila, ganyan. What if kung yung member po natin, for the benefits po ng mga members natin na nag-uumpisa pa lang at wala pang resulta, paano po nila i-handle yung ganong objections?
Imbitahin sila market. Diyan na po pumapasok, of course, kung dapat alam mo naman yung naging achievements ng uplines mo. Yes. Diba? So, yung result po ng uplines mo, yung ipapakita mo ngayon, na eto po yung future natin dito. Pero ikaw mismo, dapat naniniwala sa sarili mo na future nyo talaga yan, magiging future nyo talaga yan. Kasi mararamdaman po ng tao kung ikaw mismo hindi ka 100% naniniwala sa sinasabi mo. Ayan. So ikaw mismo dapat 100% belief level mo kay upline. Diba? Na kung ano po yung nangyari kay upline, yan din po yung mangyayari sa'yo. Again, at the end of the day, diba, yun nga po yung sinasabi natin, kung may nauna, may susunod. Pero ngayon po, iba na. Kung may nauna, kailangan mo nang sumabay talaga. Diba? So ngayon, sasabihin mo na sa kanila ngayon na speed is the name of the business, and then eto po, eto nga yung sinasabi ko, in just 3 years, for example, si upline, ganito, ganyan. Pero paano kung ang sinabi sa'yo, ikaw nakakailang taon ka na ba? Paano kapag halimbawa, binato sa'yo na baka mamaya, ikaw 3 years na rin, wala ka pang resulta. Diba? So, doon, of course, pag ganyan, hindi naman nila kilala kung sino ka, tama ba? Hindi naman alam nila kung ano ba talaga yung meron ka. Tama? Pero yung naging achievements mo dito, yun yung i-flex mo talaga sa kanila. For example, kahit isang beses kang nag-top distributor, doon mo na paikutin. Doon mo na talaga sabihin na, ako po, never in my entire life, na kumita po ng 6 digits, dito lang po. Imagine, in just a month, kumita po ako ng 6 digits. Pero dun sa trabaho ko, na 12 years, never ko po siyang kinita. Ayan. So, syempre, hahanap ka ng isa. Hindi mo naman kailangan lahatin na eto yung nabili ko, eto yung naging achievements ko, eto yung ano. Of course, in 3 years, imposible pong wala kang naging resulta kay IFERN. Makakahanap at makakahanap ka rin. Diba? Kung ano po yung nagbago sa buhay mo because of IFERN. Yeah, so tama yun. So especially sa mga gisimula pa lang dito, diba? Sa mga gisimula pa lang dito, as in be confident. Act like you're like a millionaire. Yes. Dapat yun, iyan mo talaga sa ano mo na during the lata, kasi karamihan nung kadalasan, yung mga iba, as in kailangan palagi ang presence ni uplines. Dahil sa resulta, upline kailangan ko na may resulta kasi wala pa naman akong resulta. So tandaan nyo, diba? The documentation is very important. Kailangan meron kang baon, 'di ba, ng documents ng uplines mo. Ng check niya, ng mga achievements niya. Mm-hmm. So dapat meron kang mga documentation at handa ka. Like for example kami, 'di ba? Nagsimula naman kami dito, wala kaming resulta. Ang pinapakita naming resulta ng ibang kumpanya. Sa AIM Global, ganito yung mga nauna diyan, ito kikitain natin as compare ngayon, 'di ba? As compare ngayon, yung mga uplines may income na. Yung mga uplines, may mga resulta na. Tama? So, dapat handa ka. At the same time yun nga, huwag kang panghinaan ng loob, huwag kang mahihiya, matatakot dahil wala ka pang resulta. Okay? So, tandaan, nagsimula din kami, wala pa kami ring resulta. Okay? As in normal yan, as in dyan nagsimula, basta ang paglalabanan lang talaga dito, yung confidence level mo. Like for example, nagsisimula kami dito as in, nung nasa Senado pa, naka-tricycle lang po ako. Iniikot po yung buong bayan po ng Tanawan. Na noong time na yung sabi ko, tama ba na sa IFERN? Maniniwala ba sila na sa IFERN magiging healthy ka at yayaman ka? Diba, naka-tricycle lang po ako, iniikot siya. So ibig sabihin, dyan papasok talaga na hindi issue dito na dapat may resulta. Diba? It's you versus you. Ikaw talaga. Ikaw talaga yung kailangan ma-build muna. Diba? Ikaw dapat, kasi kung may feel ng tao yun May feel ng tao yun kung sobrang confident ka sa ginagawa mo, sa sinasabi mo, diba, sa ina-explain mo regarding the business, as in, paikot-paikotin ka, patumbling-tumblingin ka, diba, alam mo yung ginagawa mo. Magre-reflect kung ano yung nararamdaman mo dun sa kausap mo. Yes, huwag ka matakot kung wala pang resulta. Ipakita ang resulta ng kumpanya, at the same time, yung sabi nga ni Pangit, diba, nagsisimula pa lang ako dito, sabayan mo ako. Yan. Wow, grabe apply, no? So, pangatlong katanungan pa lang natin yung sa gabing ito, pero busog na kagad sa learnings. Diba? So,
Meron pa tayong mga konting katanungan dito upline. Konting-konting na lang to, mga sampu na lang. Go, Kuya Byron. Chelo. So ito, ito may ano, last question from our part. Hindi pa. Meron pang Fourth question ko na pala. Joke lang. Actually, ang dami na nag-question sa comments natin. Kumaya, babalikan natin. So, ito muna yung pang-apat na katanungan from our part. Di ba? What is the most memorable experience you have in terms of handling objections offline and online? Yung best and worst. Ako yung ano, yung recent lang na ano nangyari sa amin ni Marvin. Ayan yung ano, nung pagkalabas ni Mini Cooper, may nilatagan kami. So, luwas kami sa Manila, then kasama namin yung konsihal, and then kapitana. Then hindi namin alam na yung ipapakausap sa amin, president and CEO din. So, ang sinabi lang sa amin, iba yung profile. Hindi ganun kataas yung profile na sinabi sa amin. Hanggang sa nung dumating, okay naman, di ba, pinart namin yung ano yung sasakyan sa labas. Tapos, pinakain pa kami. So, busog-busog pa kami. Ang sarap ng food talaga. Until dumating sa point na dumating na si Mister. Yan na. Hindi pa pala si Mrs. yung ano, pipresenta namin. Si Mister pala talaga. Nung dumating si Mister, nagpakuha agad ng wine. Nung dumating na yung wine, sige, cheers muna, yan. Hanggang sa, so ano ba yung ano, yung business na yan? Sige, dun tayo sa kabilang table. Oh, edi patong si ano, si laptop, sa lamesa. Tapos, o baka mamaya, kasi ganito yan, katulad ng sinalihan ko before. So, nagrarant na siya agad. Ibig sabihin, meron na pala siyang sinalihan before. Grabe yung ano, yung kung paano siya magbagsak ng words, di ba? Kung, for example, kilala niyo si Sir Tom, ayan, of course, lahat naman tayo, alam natin si Sir Tom kung paano magsalita, di ba? President and CEO, times three po ni Sir Tom kung paano magsalita. Ganun po siya. As in, sobra po. Kasi nung pong binagsak na, sabi, eto nga po yung ano yung ipipresent namin. Hindi kasi ganito, nung sumali ako, bla bla bla, ganyan ganon. Kasi lahat naman ang papakita nyo, ano yan eh, in favor yan sa inyo. Ayan. So kami, tahimik lang kami. Hinayaan lang namin siya na mag-rant na mag-rant. Hanggang sa lumabas na rin sa kanya na may sinalihan na pala siya before na networking din, then wala pong nangyari. So doon pala, kahit nanggigigil na kami ni Marvin, hindi pa rin, di ba? Dati pala sabi ko, that time, gusto sabihin sa sarili ko, sabi ko noon, bayaan mo na siya, bahala sa buhay niya, sakit ito sa ulo. Kasi sinabihan ba kami nung nag-explain, hindi niya napakinggan si Joel lang, hindi niya napakinggan si Lionel. Hindi talaga. Tapos nasabi sa amin, I don't believe in whatever you say. Yan. Teka lang, meron pang ano, meron... Ako sumasagot niya, di ba? Nung ano kasi si Marvin, siya na yung ano, so sobrang grabe siyang magsalita. Hinawakan ako ni Marvin, parang bumulong na siya sa akin na, bahala na nga siya sa buhay niya. Gumano siya. As in, sabi ko, ay teka lang, Marvin Casiño, na sobrang grabe, grabe yung pasensya, di ba? Para magsalita ng ganon. Kasi ibang klase po talaga yung taong yun. Hanggang sa sabi ko, hindi ngit, kaya natin yan. Go pa rin. Hinayaan ko lang siya magsalita. Hinayaan lang namin siya magsalita. Sige, hanggang sa nagpakuha na ng another bottle of wine. Dalawang wine na po yan. So ngayon, nung nagpakuha na, makakuha mo ako ng wine. Ganyan. Oh, sure, ito na po, ipipresent na po namin yung ano. Doon na po tayo sa kitaan talaga. So, ganun na yung sinabi namin. Sige, pakita nyo. Magsasalita pa lang talaga si PD Lionel. Pero ano yan eh, kasi ganito, bla bla bla, ganyan. Meron na naman siya na rebuttal sa amin. Ayan. Tapos hanggang sa nagsalita na yung wife niya, huwag ka na maingay. Pero pakinggan mo na yung ganyan. Tapos, sige, nahayaan mo na yung ano, o di ba sabi mo naman ano, magjo-join tayo, yung ganun. Pero syempre,
nung time na yun, hinahayaan lang namin sila. Hinahayaan lang namin kung ano yung sasabihin nila. Pero ramdam na ramdam talaga po namin na hindi siya mag-join. So, in-enjoy na lang po namin yung wine nung gabi yun. So, habang nag-wine, sabi, doon na pumasok yung sinabi ni Marvin kanina na wala, hindi na nga pinakinggan. Oo, tapos hanggang sa tinanong na kay Kapitana. Sabi ng sasakyan, yung sasakyan nyo, hindi man sa inyo yan. Hindi man sa inyo nakapangalan. Yan, nasa na ako RCR. So kami, hanap kami, di ba? Tingnan namin yung surprise kami. Namin. Oo. As in sa ano namin, may handa kaming ORCR talaga sa ano namin, sa laptop, lahat. May ORCR, pinakita namin ganoon. Huwag mo na ipakita yan. Diba? As in, iikot pa lang namin yung laptop. Iikot pa lang namin. Hindi, huwag nila pakita sa amin yan, sa akin yan. Sabi ko, sa isip ko, hinahanap mo, tapos ipapakita na ayaw. Ayaw magpatalo. May tanong siya. Anong tanong? Yung kung ilang percentage. Tapos may tanong pa, ito pa. Di sa products na, sabi sa products, there's many products outside that better than you, mga ganyan-ganyan pa. What are the absorption rate of your products? Pakita mo yung documents. Absorption rate. Absorption rate. Eh, syempre, meron tayo MSDS. Kasi handa tayo talaga, naghahatan talaga siya ng butas, pero siya mismo ayaw niyang tanggapin. Yes. Kahit andyan na yung prueba, di ba, siya pa rin talaga ayaw niya. Mm-mm. So, ano yung ginawa namin? So, diba? Nung pangatlong bote na ng wine. So, naghahanap na ako ng kamatching, di ba? Hinahanapan ko na siya ng matching. Ayaw mong magpapasok sa business side. Ayaw mong magpapasok sa talagang inilalapit namin sa iyo na opportunity. So, might as well hanapin mo yung soft side niya. Diyan na yung pumapasok yung sinabi namin kanina. So, napansin namin ni Marvin na sweet silang mag-asawa eh. Diba? Sobrang sweet, ma, ganito, ganyan. Tapos, sobrang maasikaso si Mrs. Sobrang iba. 60 years old na sila, pero yung relationship nila, iba pa rin, parang teenager. Yan, ganun sila. So, nung time na yon, nung kumukuha na ng wine si tita, dun ko na pinasukay na ano, nasabi ko kay tita na, tito, sobrang sweet nyo kay tita. Sana kami din ni Marvin pagdating sa ganyang age. Ganyan pa rin yung relationship namin. Paano nyo ba? Or ano ba yung sikreto nyo? Bakit sobrang sweet kayo sa isa't isa? So, boom, dun na siya nagkwento kung paano sila nagkakilala, kung paano niya niligawan si Mrs., kung paano niya napalago yung business. So, sabi ko, sige, okay lang. So, hanggang sa nagpakuha na siya ng pang-apat na bote ng wine. Lasing na siya. Kasi unang bote pala, may tama na talaga siya. Uh-oh. Tapos ang ano, diba, yung unang ginawa, lumabas kami ng IFERN. Ibig sabihin, hindi namin pinag-usapan yung about IFERN. Yes, walang IFERN. So number itinabi one, itinabi namin yung business side. Yung relationship, diba, napansin ni Pangit na sweet sila. Tapos yung wine, sabi na, sarap ng wine yun. Napumpang wine to, saan niya po binili? Mga ganyan. So outside na talaga. Eh, hindi po alam ni Sir. Malakas po ako sa wine. So baka lang siya dyan. And then yung lalaking yon, ano siya, president CEO ng Compass. Yes. Siya yung review center siya ng mga gustong maging officer sa barko. Mm-mm. mga chief engineer. Mm-hmm. Mga yung kapitan ng barko, kasi may ano talaga siya, may application sa Google, sa Play Store. Mm-mm. Meron talaga siya. So sakto kami talaga ni Pangit, meron kaming Seaman's book. Yes. So related din sa kanya, sabi, actually may Seaman's book din po kami, nag-apply po ako as cruise nurse, tapos siya as photographer, as in ano po, si Pangit doon, as in sumama lang sa akin, siya natanggap ako hindi. As in naghanap kami ng ka-matching. Mm-hmm. As in matching talaga sa kanya, na para may pag-usapan kami, na hindi na talaga si Ivan na pinag-uusapan. Hindi na talaga. Tapos pinapakita na niya yung mga application. Kahit hindi namin naiintindihan yung application. Ay, wow, ang galing mo naman. Ang galing mo naman, tito. Wow. Parang kailangan ma-please mo siya na, ay, oo, magaling talaga ako. Kasi ganun yung gusto niyang ipakita eh. So, ibigay, di ba? Ibigay yes. Talaga sa kanya. Hanggang sa noong panglimang bote na ng wine, eto na. Napasarap na siya. Napasarap siyempre, na. Sa kwentuhan, di ba? Sa kwentuhan, outside IFERN na. Dahil umiinig pa rin siya na, kasi ayaw na nung asawa. Ayaw na sabi, asawa, no, dad, lasing ka na.
sige, hindi ako jo-join dito kapag di mo ako bigyan ng wine. O ibig sabihin, dun sa wine pa lang na napasarap yung kwentuhan namin, nag-e-enjoy siya, tama? Oo, nag-e-enjoy siya. So kaya nangyari, nung sa wine, di ba nung sa wine, nakalima kaming wine, di ba? Limang wine talaga. Nasa rooftop kami, sa yung bahay niya kasi may rooftop. So para kami nasa bar, nagiinom lang. So para nangyari, yun nga, mabuboting usapan. At the same time, yun nga, nagtrabaho si Mini Cooper. Yan. Yes, nagtrabaho talaga siya. Pero before siya pumirma talaga ng ano ng cheque. Kasi ayaw na kumuha ni Tita ng ano eh ng bote ng wine. Sabi niya sige, hindi ako pipirma ng cheque. Before mangyari 'yon, ang ano siya eh sobrang yung gustong-gusto na namin mag-walk out. Nagsalita kasi siya na, "Ma, president and CEO ako ng company. Hindi ko na magagawa 'yan." Tapos nagsalita na si Mrs. na, "Hindi ako yung gagawa." "Ma, wala kang ano," sabi niya. Wala kang capacity. Oo, wala kang capacity. Sabi ko, kung ako yung sasabihan ng asawa, wala kang capacity. Grabe to. Wala kang capacity. Oo, pero at the end of the conversation pa rin, di ba, nakuha pa rin namin yung soft spot sa panglimang bote. Doon na talaga, sobrang sarap na. Nung pumirma na siya ng cheque, dahil malakas yung hangin doon, eto yung sobrang epic talaga. Lumipad po si Cheke. Lumipad sa bubong, nasa rooftop kami. Napunta mo talaga sa alunod ng bubong. So sa isip ko, teka lang, hindi talaga yata para sa amin. Pero hindi susuko. Tito, hindi makita nung ano yung cheque, ganun-ganun. Sabi na ko, sayang naman yung cheque. Pero tito, wala namang, hindi naman yun may encash, ganyan. Doon na siya nagsalita, hindi, hayaan nyo na, gagawa na lang uli ako ng panibagong cheque. And then boom, yun na. At ito, yung before pa yun ha, yung nagrarant na siya, yung nag-ano siya, yung objection yung ano siya nung simula pa lang, ito pa yung pinaka-epic. Sabi ni Tito, yung president CEO, kasi ang kasama namin, kapitan sa mismong lugar nila at konsihal. So si kapitana, sabi nung lalaki, nung president CEO, "Kapitana, nakita ko yung sasakyan mo sa baba, ang ganda. Yung kulay pula, yung Mini Cooper." sabi ni kapitana, "Ay, hindi po sa akin yung kay Kate yun." So doon siya talaga na ano, oh, kala mo ha. Pero nung time na yun, kunwari hindi namin narinig. Yun. Ayan. Tapos nung paalis na, syempre hawak na si Cheke. Tara na, baka magbago pa yung isip. Kasi nagpapakuha pa ng pang-anim na bote ng wine. So doon na pinigilan talaga ni Tita na, hindi, yung wine na yun, di ba, ibibigay mo pa sa kanila. Ayan. So nung yung ending talaga, tinawag pa niya ako na, "Kate, magkano yung down payment mo sa Mini Cooper?" Yan. So sinabi ko sa kanya, "Tito, almost 800,000 po." "Ma, may 800,000 ako dyan. Gusto ko ng Mini Cooper bukas." So, yun yung sinabi niya. Tapos sabi niya, "May Mercedes na ako, may BMW na ako. Gusto ko ng Mini Cooper." Yan. Yun yung ano, yung talaga ang tumanda sa kanya from the start is the yung Mini Cooper. Yan. So, ayaw niya mang aminin, di ba? Pero nakuha pa rin natin yung ano, yes. yung soft spot ni Tito, and nakuha natin yung matching na tinatawag. So, ang gagawin niya, actually, si President CEO, naka-ano yun, naka-Mercedes-Benz, naka-BMW, pero wala siyang Mini Cooper. Yes. The same time, yung si Tito, ano talaga siya, as in sobrang negative talaga, kasi nasumaya na siya sa before, sa Kianis daw na 1 million yung nilabas niya. Tapos sabi niya, "May magandang babae pa nga nag-present sa akin yun. Yung babae yun, iha-hunt ko talaga yun, ganyan-ganyan." As in negative talaga. Pero ang aganda, di ba, first pa lang, di ba, objection, as in negatibo, pag uwi namin, meron kaming pasalubong na wine. May dala kaming wine. Di ba? Pinasalubongan pa kami ng wine, pa-uwi. So yun, as in talaga, ang gagawin niya lang talaga, outside na, IFERN, ang pag-usapan ninyo. Kasi kung ayaw niya. Kung ayaw ng business side, lumabas na po kayo sa usapan business side. Kasi may ipapasok niyo pa rin naman po si business once na nagkapalagayan na kayo ng loob. Yeah, we close 35 accounts. Wow! 35 accounts na close. Negative, di ba? As in, nung una na sa, ako nga mismo na umayaw na, nasa isip ko lang talaga na bahala ka sa buhay mo, sakit ka sa ulo. Na na-close pa rin naman ka ng 35 accounts. So yun, outside IFERN na yung pag-usapan ninyo. Yes. Para makuha mo yung ano niya, yung soft spots niya. At Marvin, andyan yata siya ngayon, nakikinig siya. Ay, dito. Joke lang po. Yun, so,
Grabe, no? Grabe, grabe. Thank you, Marvin and Upkeith for that, no? Talaga dinala nyo kami sa journey nyo na yun na talaga napaka-epic. Siguro kahit sino na nasa kalagayan ninyo, talagang ganun ang iisipin na bahala ka sa buhay mo, uwi na kami, di ba? Pero talagang ano eh, pinanindigan ninyo, you stand on your solid ground, and talagang kumbaga nag-isip kayo, nakapag-isip kayo ng kung paano kayo mapag-match, yes, sa inyong client. Diba? So moral lesson doon, kailangan marami kang dalang ID. Marami kang dalang application. Diba? And importante talaga po, ngayon ko lang na-realize, is yung profile nung kakausapin mo, kailangan well-prepared ka bago ka lumusok. So ang galing, no? Kailangan talaga kumpleto ka sa battle. Anong brand ng wine yun? BNR. Yan, oh, BNR. BNR. Sa SNR mo nabibili. BNR. Pakilista nga. Mamshi, let's wine ourselves. So, yung worst experience nyo naman, uplines. Parang yun ang pinaka, yun ang pinaka so far ha, yun ang so best far, and worst. Best and worst talaga. As in talaga, sabihan ka ba naman na I don't believe in whatever you say. Di ba? Oh. As in yun talaga yung pinaka best at the same time as in worst. Mm-mm. As in yun talaga, based sa personal experience namin ha, yun talaga. Kasi alam natin kung paano magsalita ang isang president and CEO. Talagang straightforward talaga siya. Pero siya, straightforward talaga, may pagka-stricto, and yet talagang yung mapapaupo kayo, kulang na lang talaga, maliit ka talaga sa kinauupuan mo, di ba? Maliit ka talaga na kulang na lang, ikaw mismo, okay na po tito, alis na lang kami. Yung parang ganon. As in, sobra po talaga. And then, ang nakakatawa pa, nung sinabi niya, may pipresentan agad, times three daw po niya. So, paghandaan niyo po yung kwento namin naman kapag po natuloy kami doon. Sige, Apple, grabe, times three, no? Times. So, looking forward for that no best and worst story. Yes, oh. Kukwento namin ulit sa inyo. So proceed na tayo sa ating let's proceed question. To our fifth question. Ito upline, madali-dali lang to. So can you give us a little idea kung paano sagutin or i-handle yung mga common objections? Like, for example, di ba, ito, madalas namin naririnig, yung wala akong pera. So, ano po, paano po i-handle yun? Yeah, actually, meron kaming ganyan na, tawag dito na naging downline, 6 months na kay IFERN, tapos wala pa siyang downline. So, sinasabi sa amin na wala pa akong downline upline kasi yung mga nakakausap ko sa akin panangungutang. Mm-hmm. Ang sabi namin sa kanya, actually, hindi mali ang client mo, mali ang prospecting mo. Yes. Mali yung prospecting mo, diba, tinuturo sa NDO na dapat talaga yung kliyente mo na nakakausapin, dapat may means. Okay, dapat may means. It's a big no-no din. Like, for example, nakausap mo, alam mo na may means siya, tapos sasabihin, dadahilan sa inyo, walang pera. So, it's a big no-no din na pahiramin siya or paluwalan siya, diba? Kasi pag pinaluwalan mo siya, wala siya magiging authority. Pag sila, iwanan na lang basta yung package, di ba? Yung gano'n, na strategy. Kasi pag sinabi niyang walang pera, kasi for sure, may marami pa yung dahilan eh. Parang ginawa niya ng dahilan yung walang pera, na doon pa lang, sinabi niyang walang pera, kasi di ba meron nga tayong investment involved, pero wag pa rin sabihin na, sige, wag ka na magpa-member. So babalikan mo pa rin siya. Kasi baka ginawa niya lang dahilan, na wala siyang pera, kahit sa prospecting mo talaga sa kanya na alam mo may mean siya. Yan. Very well said, upline, no? Yes, So ito namang next question ko. Paano naman upline yung inaatake ng asthma? Yung as my wife, as my husband. Oo, kaya kaya napaka-importante po talaga na tanungin agad yung prospect mo. Si wife po ba, nandito po sa Pilipinas, nagtatrabaho po ba siya, or nasa bahay, ganyan. Baka gusto nyo pupuntahan po natin, di ba? Baka gusto nyo, sabay na po kayo para ma-presentan po natin yung ma-present po namin yung business po na magkasama kayo.
Ayan, kasi po mas maganda, of course, na kayo mismong dalawa po marinig po yung kagandahan po ng business natin. Always ask po kung nasaan si Mrs., di ba? Always ask kung nasaan si Mr. Baka mamaya naman nasa sasakyan lang. So, ano po, pababain na, di ba? Pagsamahin na. Kasi po, kahit na gaano pa po kaganda yung magiging presentation mo, kahit na gaano pa kaganda yung oportunidad na ibibigay mo sa kanya, sa huli, sasabihin pa rin niya sa'yo, teka, itanong ko muna kay Mrs. Teka, tanong ko muna kay Mr. Diba? Yun yung magiging reason nila sa inyo. Yan. Kaya sa simula pa lang, itanong muna. Mm-hmm. Or sabihin mo kung kasama naman si Mr. si Mrs., diba? Kung nandiyan naman sa bahay, isama na. Kung hindi maisasama, kayo po yung pumunta sa kanila. Yan. Mm-hmm. Nangyari yan sa amin. Nangyari sa amin yan way back 2017 sa isang coffee shop. Actually, magkasama sila mag-asawa. Magkasama sa coffee shop. Pero yung babae, doon siya nakaupo sa mga may kaibigan siyang kasama eh. Parang doon siya, hindi namin sinama sa latag. Pero yung lalaki, kausap namin, hindi kausap ganito, ganyan. Tapos nung patapos yung usapan, ang sabi niya, tatanong ko na sa asawa ko. Sabi, nung time na yun, sabi ko, teka lang, mali pala. Naalam mo na doon yung asawa, dahil pinaupo mo na siya. Mm-hmm. So ibig sabihin, sa prospecting talaga, kung mag-asawa sila, mas maganda as in kausapin sila na dapat silang dalawa. Kasi laging ganun eh, mag-decision silang dalawa eh. So wag niyo nga hayaan na alam mo na andun na yung asawa, isama mo na sa usapan para wala na siya maging dahilan pa. Correct. Yes, tama po, no? Ang ganda nun. So, question lang, upline, kasi minsan, magkaharap naman yung mga mag-asawa na latagan ng pareho, pero minsan, ang objection nila, pag-isipan pa namin, pag-usapan pa namin mag-asawa, kung ano talaga yung magiging decision na balikan ka namin. So, mga ganong objection. So, ano pong kumbaga practices na ginagawa nyo para ma-handle yung ganong objection? Ma, pag may mga ganyan, di ba, nasabi magkasama na sila mag-asawa sa pag-iisipan pa daw nila, ganto ganyan. Mm-hmm. Ang gawin nyo, tanungin ninyo, meron po ba kayong mga questions pa? Parang ganyan. May follow-up, mag-meeting after meeting, may follow-up question po ba kayo na hindi masagot? Ganto ganyan. Mm-hmm. Na, kumusta yung presentation? Mm-hmm. Ayan. Baka mamaya may hinahanap pa sila na hindi mo talaga na-i-present pa sa kanila. Yun. Tapos pigain nyo pa na ito na lang po isipin po ninyo. Isipin nyo lang po na bumili po kayo ng produkto para vitamins po sa family ninyo. Yes. Yun na lang. Parang like for example, itong pandemic, di ba, yung ating produkto, sobrang napapanahon po ngayon. Yun lang po isipin po ninyo. Yun lang isipin po ninyo na itong pinapresent namin sa inyo makatulong pa sa buong pamilya. Yan, dagdag ulit sa ano niya. Parang magbabago na naman isip niya. Ganto ganyan. Mm-mm. Tapos iyan niyo yung urgency. Dahil talaga may urgency na ba't sila magjo-join dito kay IFERN, di ba? Lagi namin sinasabi na huwag niyo pong isipin na gastos po ito. Huwag niyong bilhin po yung produkto at yung package kasi yung produkto pwede niyong gamitin, yung packages pwede rin po mawala sa inyo. Babalik lang po sa inyo yung pinuhunan po ninyo, tama? Tapos ano po dito yung isang bagay na kayang mawala na hindi mo na ibabalik sa iyo. Ambilin niyo po dito yung position na kayo yung mauna. Kasi yung position na mauna, pwedeng maagaw pa sa inyo ng iba. Yes, and doon na po pumapasok yung istorya namin. Siyempre, i-relate mo na naman. So, sasabihin ko ako po, kung sumabay lang po ako kay Marvin noon, di ba? Kung sumabay lang po ako kay Marvin, ganito, ganyan na po ngayon. Mm-hmm. Pero, nang hinayang po ako, or sinayang ko po, yung two years na hindi po ako nag-IFERN. Sayang po yung 2 years na dapat sabay namin hinahataw ni Marvin si IFERN. Pero hindi pa rin po huli ang lahat. Still, we're on pioneering stage, di ba? E ang kagandahan, makaposisyon ka na ngayon. Huwag mo na pong hintayin na kung ano po yung pagsisising ginawa ko noon, maramdaman niyo po yan. Kasi po, talaga pong nakakapanghinayang naman talaga. Imagine, babalik ka na naman sa story mo, di ba? Imagine, in my 12 years, never ko naman pong kinita yan sa Senado, sa trabaho ko. Pero dito po kay IFERN, 4 years lang po. So, eto, future na po ng family natin yung talagang iniisip natin dito. Sa ayaw at sa gusto mo, once na pumosisyon ka po, may magiging resulta ka. Sa ayaw sa gusto mo, once na pumosisyon ka, magandang future yung naghihintay po sa mga deepest why mo sa buhay, sa future ng family mo.
Yan. So talaga ano, wag ka pa rin susuko. Wag ka pa rin susuko. So yung team, hanggang tatlo ha, hanggang tatlo. So una, tanungin mo kung may question pa sila. Tapos pangalawa, di ba yung pangalawa, yung positioning. Na para ma-realize sila na position talagang bibili nila. Tapos yung pangatlo, yung storya ninyo. Yes. Na para makarelate siya. Pag sinabi nila na sige, pag-iisipan namin, wag ka, sumuko ka na. Para magano ka na. Yun yung limitation. Basta hanggang tatlo, pag sinabi pa rin nila yun, na sige po, we're looking forward pa rin po and we are very excited po na makasama po namin kayo dito sa IFERN business. Ganun lang. Basta laging may, laging merong, ano, merong pigaan moment, di ba? Pero meron ding limitation. Kasi ba, mamaya maramdaman nila na sobrang ang push ito. Di ba? Hindi na ako. Sobrang push na push naman. Ganyan. Basta laging, ano, exert pa rin ng effort, di ba? Yung effort mo para ma, ano, siya, ma-instant pay-in mo siya. Pero meron pa rin lagi kang magsiset ng limit. Para magpakipot ka naman, parang ganyan, na hindi tayo nagkakabul sa kanya, bahala siya magkabul sa atin. Walk out tayo. Yan. But with limitation. Tama, no? Talaga, kailangan i-value mo rin yung sarili mo para hindi tayo magmukhang cheap. Yan. Galing talaga, no? So may follow-up question ka, Applight? Nabanggit ni Applight Marlin, di ba? Kung paano uplines kung ang sagot naman sa inyo after pandemic na lang? Yan, after pandemic, di ba? Like for example, hindi natin alam kung kailan ba yung malatapos ang pandemic na to. Di ba? Tapos dyan papasok yung research natin na according to based, ganyan. Based on the studies ng mga doctors, di ba? Based on the studies ng ganito, ganyan. Ano pa, 2022 matatapos yung ganyan, yung pandemic. So doon pa lang, di ba, ang tagal pa, 2 years, 3 years, 5 years, magbigay ka na ng time. Mm-hmm. Magbigay ka na ng time frame na ito pa yung pandemic po natin. Mali natin, di ba, may nagsusulputan na naman ng mga panibagong mga strain, di ba? May mga, ano ba yun, basta iba't iba na. So ibig sabihin na lang siya matatapos yung pandemic. Mm-hmm. So doon, kailangan iba't mo sa kanya yung mga research, nakalagay 2030, diba, matagal pa siya. So, laging, ang dami na ganyan. Ipasok mo yung ano, John, ipasok mo dyan yung research na yung pandemic hindi siya instant na mawawala. Matagal pa talaga siya. Diba? Yung vaccine ngayon palang tisubula. So, kailangan maramdaman niya na hindi ka pumapayag sa reason niya after pandemic. Yes, and syempre, dun din papasok yung learnings mo or yung knowledge mo sa products natin. Diba? Na based on the studies, ganito, vitamin D is blah, 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 yan. So, kailangan ikaw mismo, well-researched that din talaga and knowledgeable sa mga pinipresent natin. Kasi, yung vitamin D naman talaga, kailangan natin yan. So, meron o walang pandemic, talagang panalong-panalo yung mga products natin, especially the vitamin D. So, yun dapat yung ma-open yung mind nila about sa products natin. Yan. So yun sa products, 'di ba, yung magbibigay ka ng research about sa ganito ganyan kung kailan pa siya matatapos. At the same time, gamitin yung ano, yung advantage ng fear. Takutin mo sila. After pandemic ganito, 'di ba? Para pa maglalabas na. So kailangan talaga natin ng vitamins, kailangan i-boost ang ating immune system. So kung after pandemic, di kayo nagte-take ng vitamins pa natin ng vitamin D, 'di ba? So takutin niyo rin sila. Kasi may advantage 'yan eh. 'Di ba? Yung sinabi niyang yung gigawa niyang dahilan, gawin niyo rin siyang dahilan para sa kanya. Oh, balik pa sa kanya. Oh, yan. Kamag-vitamins. Magkukuhanan din ta. Balik pa sa kanya yung dahilan niya. Tama po. Tulad ng sinabi ng ating PD Jelly Mateo, no? Create a need and fear. So may katanong pa tayo. Ito pa yung mga common ano objection apply, no? Ito sabi niya, hindi ko linya yan. Yan. Pag ganyan naman linya, di ba? I-relate mo yung sarili mo. Correct. Kung ako, hindi ko rin naman po linya yan. Di ba? Kung ikaw mismo hindi mo linya, ako rin po, ganun din po. Kasi nga po, so sobrang tagal ko na po sa Senado, okay na ako doon. Mm-hmm. Di ba? Siyempre, isasabihin mo yung ano, kung ano naging trabaho mo. Okay na ako sa okay na doon. Hindi ko na kailangan pa na i-challenge na naman yung sarili ko na hindi ko naman alam kung may magiging resulta ko. Pero sabi nga, sa lahat naman ng trabaho natin, sa lahat naman ng ginagawa natin, nililinyahan po natin yan. Kasi kung pumasok ka sa isang trabaho, hindi mo naman agad instant alam yung trabahong yun. May magtuturo at magtuturo sa'yo kung paano. So, ganun din po yung ginagawa natin dito sa business. Diba? Tuturuan ka po namin kung paano po gawin si business.
hindi din po namin linya, pero nilinyahan po namin. Nilinyahan po namin para sa DPSY namin. Diba? Nilinyahan namin para sa mga pangarap namin. So, dun pa lang, maiisip na niya, oh nga no, hindi naman siya talaga ganito, ganyan, hindi naman siya sa networking business, pero bakit nga ba siya nag-resign? Worth it kaya na nag-resign siya? So, yun na. Doon na sasabihin mo talaga kung paano mo nilinyahan si business, kung paano mo ginawa through trainings, nag-yes upline ka lang, yes upline is the key, diba? Through RBA and DO, libre lang po yung mga trainings natin. Wala ka pong babayaran. Then, yun na, doon na talaga, doon na mapapaisip yung client mo na, oo nga no, lahat naman talaga dumadaan sa mga trainings, dumadaan sa, kailangan mo talagang linyahan yung ginagawa mo hanggang sa maging madali na lang siya para sa'yo. Yan, actually, sobrang paborito ko yan, pag sabi sa anang, hindi ko, ano ko po, hindi ko yan linya. As in, dyan sa, pag sila sabi hindi ko linya, kailangan dyan mo ilabas yung employment background mo. Mm-hmm. Kung kailangan may year, noong 2021 nga po, ganito nga po ako. For example, ako 10 years nga po ako naging nurse, nag-head nurse pa nga po ako dito po sa Batangas, nag-PGH po ako. Para po talaga mag-abroad, mag-ibang bansa. Hindi ko tuloy niya itong pagiging sa networking. Kasi nag-nurse po ako para mag-ibang bansa. Basta dyan papasok yung storytelling ng employment history mo. Kung kaya mong kalkalin, simulan pinakauna, pinakauna, di ba? May year ka pa, ganyan. Dyan papasok talaga yung background mo before na hindi mo talaga siya linya. So, example yung sarili mo, at the same time, mag-example ka din ng ibang tao. Like for example, sa amin, ito nga po si Doktor Alirio, di ba? Hindi nga po niya ito linya eh. Doktor nga po siya. Di ba? Meron pa dyan iba. Naku, wala akong time, di ba? Yan pa, di linya, walang time. Ito nga po si Doktor Alirio, di ba? Walang time. Meron po siyang clinic sa hospital, meron po siyang meron siyang pharmacy, meron siyang mga apartment. Yan po talaga ang example na walang linya at walang oras, pero ginagawa si IFERN, kumikita po ng maganda. Meron pang isa sa hindi linya, walang oras. Meron pa diyang sinasabi na wala naman akong kakilala na eh, 'di ba? Wala na akong mapipresentan, tsaka ayoko magbenta. Yan, may mga ganong linyahan eh. Siyempre, ikaw mismo, kailangan talaga, well-equipped talaga. Ikaw mismo, sa sarili mo, alam mo kung paano ka didiskarte, alam mo kung paano mo sila sasagutin. Kasi wala pong tatalo kung ikaw mismo, alam mo 100% yung pinipresent mo. Mm-hmm. Walang tatalo kung ikaw mismo, sa sarili mo, 100% yung mindset mo, di ba? Kailangan, naniniwala ako sa company, naniniwala ako sa sarili ko, naniniwala ako na magandang oportunidad to eh. Kung ano po yung pinapaniwalaan mo, yun po yung magre-reflect talaga sa sinasabi mo. So kahit na hindi linya, hindi walang kakilala, or ayaw nung products, or kung ano mang reason nila, di ba? Kung ikaw mismo may paniniwala ka, sila mismo mabibilib sa'yo eh. Sila mismo maniniwala sila. Kung hindi man sila naniniwala sa sarili nila, maniniwala sila sa sinasabi mo. Yun. Tama. Galing, no? Very well said. Upline, no? Confidence and belief, sabi nga ni Upline Jelay. Yes. Tama. So, again, may natutunan na naman ako. Kailangan may dala kang ID talaga. Yung mga, kunwari, yung mga pinagtrabaho mo dati. Kailangan bitbit mo yung mga ID mo, no? Yung sinusurrender yun pag nag-resign ka. Picture mo na lang. O, pakita mo na. Eto ako dati. Diba? Talagang wala namang may linya. O kung ayaw mong linya, hindi gumilid ka, gawin mo siyang sideline. Galing! Yes! Pwede ba apply? Tama, no? Correct! Galing! May natutunan din kami dun, ha? Oo! Ay, mo linya, gumilid ka. Dami po mga questions upline, pero last question na to sa amin. And mamaya magtatanong tayo sa ating mga participants. So, last question po. What is the most important lesson that you have learned as an IFERN distributor in terms of handling different objections? And bakit siya important sa MLM journey po? Ayun, dapat handa ka. At then dapat yung mga tools mo, like for example, yes, dapat kung wala ka pang resulta, that may handa ang resulta ng uplines mo. Kung hindi reason, hindi rason or hindi excuse,
na wala pang results kay IFERN. So may resulta ang ating mga uplines, kailangan may dala-dala ang tools para may papakita ka, 'di ba? Kasi merong iba sasabak sa latagan, walang dala. 'Di ba? Sasabak sa latagan, wala malalamang mga documentation, so dapat meron kang documents. 'Di ba? Kung nagka-top distributor ka, dapat monthly meron kang kopya ng mga cheque mo. Dapat may kopya ka ng documents ng MSDS, ng sa IFERN, yung permit natin, 'di ba? Yung mga FDA approved ng ano ng sa FERN, di sa products natin, dapat may handa ka talaga. Para every time may iba to say about sa produkto, 'di ba? Handa ka. Kung sa marketing plan, 'di ba, handa ka pa rin, 'di ba? Ito yung kita. Ito po yung resulta ng income. So number one, sobrang importante na equip ka with tools, 'di ba? Kung ano man 'yan, kung soft copy man 'yan or hard copy, basta importante may papakita ka. 'Di ba? At the same time, 'yun nga, yung sinabi namin kanina, dapat talaga knowledgeable ka about IFERN business. As in knowledgeable ka. 'Di ba? Na may itanong man sa'yo, diba? May itanong man sa'yo about sa ganito, sa ganyan, sa atin sa IFERN, may sasagot ka. Yan, confidence is the key. Yes, ako ano lang yung isang word lang, KFC. Yan, KFC lang yung kailangan mo. Kailangan malalim yung knowledge mo, yun yung letter K, diba? So yung letter F, kailangan focus ka sa ginagawa mo. Focus ka kung ano ba talagang goal mo. Diba? Kung ano yung gusto mo mangyari. And letter C, yung commitment level mo, dapat 100%. Kung pwedeng 200% yan, gawin mo. Kasi dun pa lang, magiging panalong-panalo ka na. Yan. Yeah. So that's the word for today. KFC. KFC. Mm-hmm. Huwag kumain sa Jollibee. Sa KFC muna kayo. KFC. Ay, si Canton. Calamares, yung C. So yung pala no, knowledge importante, focus and commitment 200% para completos recados. So thank you very much for that wonderful answer upline Marvin and Kate Casiño, no. So now magbabasa tayo. Napakaraming tanong. Mga 200 questions yata yung muna. Opo, ito. Sabi pa nito sa Spartans Invincible, paano yung dahilan po na wala ako tiwala sa Pinas made na gamot? Puros US made padala para sa akin. Diyan babasok yung ano, diyan babasok yung body mass index. Yan, yes. BMI. BMI. So actually po yung ating produkto dito ginagawa sa Pilipinas, but the raw materials po galing sa ibang bansa. So ibig sabihin yung labor lang. Yung labor lang talaga yung pinag-uusapan dito, pero yung ating raw materials galing sa DSM Switzerland. Pare. Diba? So yun lang yung papasok ninyo. Lagi sisimulan nyo, dito gawa, pero, the word pero, raw materials galing sa abroad. The same time yung BMI. Diba yung BMI, yung mga gamot natin, based to sa body mass index ng mga Pilipino. Kaya sa ibang bansa, diba, naka-based yan sa body mass index ng mga Amerikano. Ibig sabihin, ang laki ng capsule. Diba? Ang laki ng capsule. Like for example, sa USANA, di ba, lalaki ng capsule niya. Yung minsan yung mga ibang mga Pilipino, palagitik ng mga US brand ng mga vitamins, as inahihilo sila, sumasakit ang tiyan. Kasi nga, hindi man tayo pwede magbawas. Pero sa dito sa IFERN, di ba, kung ang iinom naman is mga taga-Amerikano, pwede tayo magdagdag. So yung BMI, importante at the same time, yun nga, umpisahan nyo dito gawa, pero raw materials. Para marating sa kanya, ay galing din pala siyang abroad yung ating raw materials. Yun, so napakaganda naman, no? Coming from Upline Marvin, no? Kasi ganun din yung babasahin ko sa sunod na sabi niya, kino-compare nila ang Ferdy sa ibang brain. Ibang brand. Made from US. So, pili ko parang ganun din ang dapat isagot, no? Yung BMI. BMI. Body mass. Mass index. Hindi ko na nalaman yan, Upline Marvin. Ha? Galing so, sa ating registered nurse. Yeah. Iba talaga pag may knowledge sa medicine yung ating kausap, ano? So, Spartans, magtanong pa po kung ano pa yung mga katanungan ninyo. Mabalikan ba? So, ito. Coming from Upline Kath, most of the prospect po tingin nila sa atin na lumalapit is to get money from them para magkaroon ng downline to earn.
Tapos sila na nasa ibaba, mag-struggle to have downlines. Paano po i-handle ang ganyang reasoning? So yung sa una pa lang, diba yung spill? Diba unang spill pa lang, diba unang spill pa lang talaga before mo siya kausapin, diba? We're here, diba? Just to share po the vision. Hindi po kami nandito para pagkakitaan po kayo. Maramdaman sa'yo, hindi po kami nandito para pagkakitaan po kayo. Andito po kami para ipakita po sa inyo yung ganda ng produkto para maging healthy po tayo. At the same time, kung pwede pong gawin yung negosyo, i-share na din po namin yung ganda po ng business para maging wealthy po tayo. So ibig sabihin, doon pa lang, sa sinabi mong na pasakaling ganun, wala siyang parang sapilitan or pressure. So andito ka lang just to share the vision. Yun lang talaga. Just to share the vision, yun kailangan talaga maramdaman nila. Diba? Na number one, syempre, kailangan, kasi baka mamaya, ito ko nagpo ko sa 161, si kita-kita-kitaan. So kailangan ipaano muna talaga sa kanya na andito kami just to share the products. Pinaka number one po yun para maging healthy po tayo. Relate po sa pandemic, diba? Dahil sa pandemic, so yun po talaga yung pinaka number one. Pero, kung gusto nyo pong, sobrang powerful yung pero, diba? Kung gusto nyo pong gawin para wala siyang maramdaman niya, na hindi talaga siya compulsory. Pero kung gusto nyo po itong gawin itong negosyo, like for example, na-experience po namin, pwede nyo po siyang gawin. So doon pa lang, mag-aano siya, parang merong siyang sense na, dito do ako pinipilit nito ha. Ano ba meron dito kay IFERN? So siya mismo magpipili sa sarili niya. Ha? So doon pala yung pinaka number one spill, ano ba yung purpose mo? Ba't nandun ka? Yes, and doon din papasok yung power of your story. Yan. So sa simula pa lang, mag-build ka na agad ng rapport sa kanya talaga. Ipakilala mo kung sino ka na hindi ka naman nagpunta doon. Di ba? Hindi ka nagpunta doon para kuhanan lang siya ng pay-in, ng income, ng magiging income mo. Di ba? And then, syempre, ipakilala mo or sabihin mo sa kanya kung ano ba yung naging magandang resulta mo dito kay IFERN. Kung hindi ko nag-start ka pa lang, kung wala ka pang resulta, syempre, doon pa rin sa upline, di ba? Kung ano yung naging magandang resulta ni upline. Yan. So, kailangan build rapport talaga muna sa simula. Huwag ka sabak ng sabak ka na, eto po yung RBA natin, eto po si ano, eto po si products, eto po. As in, ano talaga eh, yun yung sinasabi namin na ano, kami ni Marvin magkaiba ng atake. Si Marvin kasi more on si skills talaga siya magaling. Ako naman more on sa attitude. Yan. Doon po, yung NDO natin, di ba? Attitude and skills. So, kung hindi mo makuha si skills, daanin mo sa attitude. Kung hindi mo makuha sa attitude, daanin mo si skills. Yan. So, kami dalawa ni Marvin, kami talaga pag nagpipresent, batuhan kami talaga ngayon. So, doon pa lang, sa simula pa lang, may isa lang kami ginagawa na pareho kami, yung mag-build ng rapport muna dun sa tao. Hindi kami nagpipresent agad. Yan. Kahit nalimbawa, coffee-coffee muna, yan, then kwentuhan, yun, hanggang sa dun napapasok yung mga sinabi ni Martin. Yan. Three bottles of wine muna. Yes. Hanggang sa mga five bottles. So, kailangan iparamdam mo rin na kaya mo inaalok yung business, yung care, yes, diba? Yes. Gusto mo siyang tulungan. Okay. Charity. Yes. Yung para hindi niya maramdaman na parang gusto mo lang ng 161. Yes, kung ayaw niya, wag niya. Walk out ka na. Walk out ulit. So, maganap pa tayo ng mga questions. Yan, sige. So, sa ating Facebook Live, nasa 60,000 viewers. Wow. Pwede po kayo magtanong dito habang nag-browse kami ng mga katanungan. Sabi ni Yvette sa ating Facebook Live, kailangan mataas ang alcohol tolerance po talaga. Yes. Tama nagsimula. Tama nagsimula ng maboboteng usapan. Apo. Tama talaga, di ba? Sabi niya, go to his world. Then, saka muna siya papasukin sa mundo mo. Yes. Tama. Tama ka dyan. Alright. So, ang ganda. Lalim talaga. Mga lasing na rin yata ito. Cheers. Kaya siguro manilalim ng mag-isip. Siguro last question. From Empire Barako Bibinda. So, upline. Do you also consider as objection ang downline na after mag-pay-in at
nakaranas ng rejection ay nag-give up agad. Kahit gaano mo i-encourage mag-plug in sa system, ay ayaw pa rin. How to handle such type of objections? Yan, also meron tayong ano, pinatawag tayo na skill wheel matrix. Yan, if you're familiar with skill wheel matrix. Yung ano, yung for example, mababa yung skill, mababa yung will. Actually, pwede nyo i-search sa Google yon, yung skill will matrix natin na ano yung mga dapat gawin. For example, mababa yung skill. Yan, for example, mababa yung will. Anong dapat gawin? So, kailangan mo siyang i-direct ulit. Pero yung lagi sinasabi ko dito, lagi talaga may hangganan. Kasi baka mamaya, di ba, pilit ka ng pilit sa kanya na i-revive mo siya, di ba, yes. I-anong i-CPR mo siya para mabuhay ulit siya, di ba, hindi pa rin talaga siya, ano, na-comatose na, so, na-comatose na talaga siya, so, as in, mag-next ka na. At the same time, kaya siguro baka mamaya na-feel nung downline mo na, ano, na, na-reject lang siya ng isa, ayaw na niya, baka mamaya, na-attend ba siya ng MDO, mamaya na-orient ba siya, na yung rejection, parte talaga siya, na yung discouragement talaga is, parte ng ating negosyo kasi baka mamaya hindi siya nakaka-attend noon, hindi siya na didirect. Hindi siya na didirect kaya isang rejection lang, isang ano lang, wala na. At the same time baka mamaya una pa lang, 'di ba? Una pa lang sabi niya, hindi para sa akin si IFERN pero sige magjo-join ako. Doon pa lang sa una niyang spill na hindi para sa akin si IFERN, na reject ng isa, sabi ko na nga hindi para sa akin si IFERN, ayoko na. So doon pa lang sa una kasi pinaka-importante talaga yung pinakauna. Yung pinakauna kasi mararamdaman mo kung ano yung ano niya, kung ano yung commitment level niya. Diba, seryoso ba talaga siya dito kay IFERN? Kung nararamdaman na parang hindi siya seryoso, sobrang importante yung follow-up. Sobrang importante yung follow-up. Kasi may follow-up tayo sa hindi nagpa-member, syempre may follow-up din tayo sa nagpa-member na. Mm-hmm. Kailangan talaga i-plug in mo siya sa system. Kailangan kausapin mo rin siya. Ano ba yung ganito? Ano ba yung... kasi kapag naramdaman nung downline mo na concern ka sa kanya, baka pwede natin pag-usapan ano ba yung problema, dahil lang ba ito sa ganito, sa ganyan. So, kailangan mag-deep dive ka na sa baka mamaya may mga dahilan pa siya para maramdaman niya, mas maramdaman niya yung concern mo sa kanya. Yes, tama yun. Once na may napapingin ka, di ba, i-NDO mo agad. I-follow up mo agad ng NDO. Ayan, para malaman niya, of course, yung mga how to handle yung fears niya, di ba, yung mga takot niya talaga. And syempre, doon malalaman niya kung paano ba talaga ginagawa si business. Pero kung ayaw niya talagang umattend ng MDO or kahit na anong training, daanin mo sa kwentuhan kung ano yung nangyayari sa kanya. Pasukin mo muna. Tama yung sinabi kanina, di ba? Pasukin mo muna yung mundo niya. Kasi baka mamaya meron siyang mga may nangyayari sa buhay niya na hindi niya mai-open talaga. Di ba? So kailangan kayo mismo... Dito kasi lagi namin sinasabi ni Marvin sa ano sa Gilas, we're not building business partners here in Gilas. We're building a family. Mm-hmm. So every time na may mapapa-pay in ka, may mapapa-member ka, treat him or her as a family. So pasukin mo yung mundo niya para ikaw mismo alam mo kung paano yung atake na gagawin mo sa kanya. Yes. And siya mismo maging at ease na magsabi sa iyo kung ano ba yung mga pinagdadaanan niya. Yeah. Oh, so that's very well said, Ate Marvin, Ate Kit, no? So talagang kailangan pasukin mo mundo niya para makarelate ka sa kanya, para papasok yung tinatawag natin na feel, felt, and found. Tama ba? Parang lost and found lang, yun. So marami pang gustong ano magtanong pero syempre lumalalim ng gabi, 'di ba? Pag na-extend pa tayo baka may bayad na. Diba? Once again, upline Marvin and Kit Casiño. Thank you very much na napaulakan po ninyo ang SparTANs. Despite of your busy schedule. Yeah. Our pleasure po, yes. Sobra. Kaya nung unang sabi pa lang ni Ma'am Shijuela, oo, agad kami. Kami po talaga yung mag-a-adjust kahit na ano mangyari. Ayan. Kasi po, syempre, si Ma'am Shijuela naman po, sina BFF Rain, yan. One family yung turingan namin. Talagang yes, hindi po namin tinuturing na cross lines. Mga kapatid po namin yan. Natin lahat, di ba? Tayo po, isang pamilya talaga tayo dito sa IFERN. Yes, tama. Di ba dapat kahapon tayo mag-a-adjust?
pagtotok, di ba? So dahil symptoms, adjust tayo, sige. So as in talaga, as in ano, sobrang saya, sobrang ano, sobrang sarap sa pakiramdam, paparampampam. Sobrang ano, as in ano lang, sobrang enjoy lang na, sobrang enjoy na ito nga na nag-aagantuhan tayo. Ito yung gusto din ni Sir Tomanitan, ito talaga yung kultura na meron kay IFERN na wala sa ibang MLM business. Diba, there's no cross-lining, this is a cross-line, healthy cross-line building. There's no such thing as cross-lining. Healthy cross-line building. And close lines. Take na upline for gracing our event tonight. Busog na busog kami sa learnings, di ba? So, ano pa ba mga, ano pa pwede mong i-share or lesson na natutunan mo? Yes, ang pinaka-lesson na natutunan ko para sa akin, eh, kailangan talaga, unang-una, alamin mo yung negosyo mo. Yung nga sabi nga, di ba, KFC, kailangan knowledge. So, yung tatlong letra lang kailangan kong tandaan. Knowledge, focus, commitment. And of course, syempre, walang kwenta lahat tong mga natutunan natin na to kung hindi natin i-apply sa battlefield. Yes. Tama. Be confident, be patient, and huwag mong susukuan ang prospect. Yes, hanggang 11 and a half months lang. Lagi may and a half. And dapat yung mga participants natin, lalo na yung mga bagong members, lahat na natutunan natin, i-apply po natin ito. Yes, so, huwag lang inspiration or motivation yung mga narinig natin. Kailangan may actions. Tama. So hindi importante yung ngayon na pag-attend po ninyo, importante po yung bukas na mangyayari at sa susunod pa. Correct. Kaya habaan yung pasensya nyo, wag kayo yung maging pasyente. Di ba? Baka mamaya kayo yung makomatose, di ba? So kayo mismo dapat ano, KFC lang. That is the rule, KFC. Yun talaga yung lagi nyong iisipin. And maging happy, of course, sa ano natin, sa business natin. I-enjoy lang natin yung business natin. Huwag kang makikipagkompetensya sa kahit na sinong tao. Sarili mo yung kakompetensya mo dito. Diba? Ikaw mismo. Ikaw mismo dapat yung ano, yung nagle-level up. Yes. Ikaw mismo dapat yung mga learnings mo talagang monthly. Iba't iba yung goal na gusto mong ma-achieve sa sarili mo. Yes, wala ibang kalaban dito kundi sarili mo. It's you versus you. Yeah. So thank you very much. Thank you very much, guys. Words, ano? You versus you. Hindi yung ano. Napayakap sila. Napayakap sila. Napayakap sila. Paano ba yan? Thank you na tayo. Thank you. Uplines. Oh, thank you, Rosemary. I love you. So, pas is the key. Yes. Yes. See you soon. See you. Yes, remove natin yung ating mga spotlight. And then, picture taking tayo. Sa mga participants, you can now unmute yourselves. Thank you so much, uplines. Thank you. So, hi friends, hi tayo. Paki-on na po ang inyong mga video. Yan, so mga 7 pages and a half. So, I first sign, I believe naman lahat dito, member na. So, dito, I first sign. Okay, 1, 2, 3. Alright, second page. Maxi, thank you so much. Maxi, thank you so much. So, pas na. Thank you. Maxi, so pas, abangan namin yan. Fourth page na tayo. Makaul na si Bantay. Yung market na yata. Alright, so hanggang fifth page lang tayo. The rest, naka-off na po yung mga video nila. So once again, thank you very much, Upline Marvin and Kit Casiño. Thank you, good night, pa. God bless. Bye. Thank you, up, Queen. Thank you, Thank you, pa. Congratulations. Thank you, Upline. Thank you, Kuya Byron and Upline Chelo.
po, yes, Uplines. Thank you. Every Thursday. Thank you, Kuya Byron, Ate Chelo. Kuya Byron, thank you. Thank you, Uplines. Thank you, Uplines. Thank you, Uplines.